And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Can you say amen? Amen. Amen. Halila, so maaari na po tayo makaupo. At sa gabing ito, nais kong pamagatan natin ang ating topic na knowing God's will is having the mind of Christ. So ang pagkakilala sa kalooban ng Diyos, kailangan natin ng kaisipan o ang pag-iisip ng ating Panginoong Heso Kristo. So kagaya ng ating binasa mga kapatid, basahin natin sa Tagalog, sabing ganon. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So pag-usapan natin mga kapatid sa gabing ito ay tungkol sa kalooban ng Diyos. Alam niyo ba ang kalooban ng Diyos sa inyong mga buhay? At alam niyo mga kapatid, sa banal na kasulatan, merong dalawang kalooban ng Diyos. Ang unang kalooban ng Diyos ay ang kanyang sovereign will. Di ba? At ang sovereign will niya ito yung God's sovereign control of all things. At hindi ito mababali, hindi ito, walang bagay na makakahadlang sa kalooban ng Diyos, sa kanyang sovereign will. Hindi ito maaring mabali at hindi ito maaring maalter o maiba. Di ba? It cannot be broken, it will always come to pass. At ilang mga talata sa sovereign will ng ating Panginoon, bigyan ko lang kayo sa Daniel chapter 4 verse 35. So, ang sovereign will ng Diyos ay mababasa natin, Daniel chapter 4 verse 35. All the inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain His hand or say to Him, what have you done? So diyan pinapakita ang sovereign na kalooban ng Panginoon. At sa Psalm 135 verse 6, whatever the Lord pleases, He does. Ano man daw ang naisin ng Panginoon, kanyang ginagawa. In heaven and in earth, in the seas, in all deep places. At isa pang talata sa Isaiah 46, chapter 9, chapter 46, verse 9 and 10. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. At sabing ganun sa 10, declaring the end from the beginning and from the ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So yan yung isang kalooban ng Diyos sa banal na kasulatan, yung kanyang sovereign will. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, ito ay hindi mababali, ito ay hindi maalter o mababago. God's sovereign control of all things, it will come to pass. At walang magagawa. Hindi yan pwedeng ibahin ng mga sirkumstansya, ibahin ng mga pangyayari sa sanlibutan. Ang sovereign will ng Diyos ay magka-come to pass, mangyayari at mangyari. At ang pangalawang ating pagtutuunan ng pansin ngayong gabing ito ay yung pangalawang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos na ito ay sa ating mga buhay. God's will of command. Ito yung kalooban na inuutos sa atin ng Diyos. Diba? At ito yung kalooban na pwede nating hindi masunod. Diba? Pwede nating hindi masunod. At kalooban ng Diyos na, sabing ganun sa Biblia, kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Ngunit ang isang katotohanan ay hindi lahat ng tao ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya mayroong mga taong hindi talaga maliligtas. Ito yung kalooban ng Diyos na pwede nating masuway, pwede nating hindi masunod. Pero mga kapatid, para masunod natin ang kalooban ng Diyos na ang kanyang pinag-uutos, ang kanyang will of command, kanyang kalooban sa ating mga buhay. Sabi na ating binasa, kailangan natin ng
be transformed by the renewing of your mind. Diba? We must be transformed by the renewing of the mind. Kailangan ang ating pag-iisip, ang ating kaisipan ay maging iba. Yung dati nating pag-iisip, yung dati nating pag-uugali, dapat yan ay mapalitan. At paano mangyayari ang transformation na yan, mga kapatid? Mangyayari lang yan kung ang ating sarili ay i-devote natin sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. First and foremost, mga kapatid, kailangan nating matanggap ang ating Panginoon bilang Savior, bilang tagapagligtas. And once na matanggap natin ng Diyos, ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa ating mga buhay. At ang Espiritu Santo na yan ang gagawa sa ating mga buhay kung tayo ay magpapasakop sa udyok ng Espiritu Santo. Kaya nga sa banal na kasulatan, mga kapatid, meron ding nakasulat na huwag nating pighatiin ang Santong Espiritu sapagkat tayo ay meron ng Espiritu Santo, mga kapatid. Naniniwala ba kayo na ang Santong Espiritu ay nasa inyong mga buhay? Ang Santong Espiritu ay hindi siya nakakagawa sa ating mga buhay kapag siya ay napipighati. Hindi na siya nawawala, mga kapatid. Kaya lang, hindi siya nakakagawa ng lubusan sa ating mga buhay dahil meron pa tayong mga nagagawang kasalanan at yan ang nakakapighati sa Santong Espiritu. So, para masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon, kailangan, sabing ganun, immerse ourselves in the Word of God. Pag sinabing immerse, mga kapatid, yung babad, ba? Immerse and saturate. Diba, naalala niyo yung inawit natin na babad, sa presensya mo ay babad. Diba? Parang pag naglalaba ka, diba? Parang isang halimbawang magkukulay ka ng damit, yung tubig is may kulay, yung puting damit, pag inilubog mo yan, kung ano yung kulay ng tubig, dapat masipsip niya yan. Ma-immerse o lumubog yung damit at hanggang sa yung kulay ng tubig ay maging kagaya na ng damit. Ganun ang pinapakita ng salita ng Panginoon na kailangan nating i-devote ang ating sarili sa unang-una, dapat meron tayong mga quiet time sa ating mga sarili-sariling pag-aaral, sa salita ng Panginoon, sa ating mga pakipagnig sa Diyos. At yung mga fellowship na ganito, Wednesday, Friday, Sunday, every time na merong mga fellowship, ito yung bagay na nakakapagpalakas sa atin. At kung tayo ay magiging sensitive sa mga bagay na naririnig natin, tuturuan tayo ng Santong Espiritu at igaguide niya tayo sa ating mga buhay. Knowing God's will for your life requires you to have the renewing of mind o ang kaisipan ng ating Panginoon. At alam niyo, mga kapatid, napakaraming tao ngayon na gusto nilang malaman, di ba? Ano kaya ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Kahit ang mga sasalibutan, di ba? Marami silang bagay na ninanasa. Ano kaya ang naghihintay sa akin sa araw ng bukas? That's why nung maunang panahon, nung nauso pa yung mga pagbabasa ng dyaryo, merong portion dyan na merong horoscope. At kadalasan yung mga tao, talagang pag humawa ka ng dyaryo, hindi mo palalagpasin yung horoscope. Titignan mo kung ano yung bagay na naghihintay sa'yo sa araw ng hinaharap, sa mga darating na araw. Pagka maganda, di ba, in-expect mo na maganda yung magiging mababasa mo sa horoscope, natutuwa ka. Diba? And then, there are times na yung mga hula sa horoscope, pinag-iingat ka sa ganitong araw, ganitong kulay, ganitong mga bagay. May mga taong dumidepende sa mga ganyang bagay para malaman nila yung kinabukasan. At alam nyo, mga kapatid, meron ako nabasang article sa Southern Taiwan. Merong temple sa Southern Taiwan, it's around 2005, medyo matagal na, 2005. At yung temple na yon ay dinarayo ng mga tao. Sapagkat sa templo na yon is merong online divination. Ang gagawin lang ng mga taong pupunta doon is maglalag sila sa website ng sa temple. At doon, pupunta sila sa website
at yung templo na yon, yung website, magpo-provide siya ng online fortune telling service. At simula noon, nagkaroon ng sabing ganyan sa balita, 30% increase na yung mga tao nagpupunta sa templo sapagkat yung mga tao is eager silang malaman yung kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay nila o kung ano yung mga bagay na naghihintay sa kanila sa inaharap. At napakaraming mga tao, mga kapatid, na gusto nilang malaman yung mga darating na bagay. At siguro nung wala pa tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, minsan iniisip natin, ano kaya yung bagay na naghihintay sa akin with regard sa larangan ng pag-ibig, pag-aasawa, hanap buhay, and everything yung mga pang-araw-araw na decision sa buhay. Diba? At kahit ang mga Kristiyano today, diba, ngayon ay na-challenge sila. Diba? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? At yan ba mga kapatid, ay naitanong nyo sa inyong sarili, ano ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? At merong isang illustration mga kapatid, merong isang magsasaka. At itong magsasaka na to ay talagang nasa puso niya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nais niya maging mangangaral, nais niya maging preacher, bagamat siya ay magsasaka. At isang araw, nandun siya sa may kabukiran at nakahiga siya sa may damuhan. At nagmumuni-muni siya, nagbubulay-bulay siya, nananalangin siya sa Panginoon. Panginoon, ano ba yung kalooban mo sa aking buhay? Sapagkat nais niya maging mangaral, which is hindi naman masama yung mangaral na salita ng Panginoon. Diba? At humihingi siya ng sign sa Panginoon habang nakahiga siya. At ang isang magandang bagay na nangyari, nakita niya yung ulap unti-unting nagpo-form. At nakita niya sa ulap, nagkaroon ng letter P at nagkaroon ng letter C. At napagtanto niya sa sarili niya, yun ang tanda o yun yung sign na binigay sa akin ng Panginoon na magiging preacher ako, na mangangaral ako sa salita ng Panginoon. P, C. Preach Christ. So, sabi niya, ito yung tanda na binigay sa akin ng Diyos. So, after that, nangaral siya, naimbitaan siya sa iba't ibang church. At ang pangangaral niya, it goes on and on hanggang sa umabot ng 5 taon. But sa loob ng 5 taon, bawat church na pinuntahan niya, ay hindi na ulit siya in-invite. Diba? So nalungkot siya, bakit ganon? Ito yung nais ko at binigyan naman ako ng sign ng Panginoon. Pero bakit ganon? Hindi na ulit ako na-invita sa church. At hanggang sa nakipag-usap siya sa kaibigan niya, sabi niya, bakit ganun ang nangyari? At sinabi niya, ano bang nangyari sa'yo? Sabi niya ganun. Sabi niya, because 5 taon na ang lumipas, binigyan ako ng tanda ng Diyos na ipangaral ko raw si Kristo. Habang ako'y nakahiga sa damuhan, nakita ko ang ulap na nag-form ng letter P saka letter C. So, inisip ko na ang ibig sabihin nito ay preach Christ. Pero after 5 years na pangangaral, wala man lang na-convert at hindi na uli siya inimbitahan ng mga iglesia ang kanyang napuntahan. At sabi ng kanyang kaibigan, hindi kaya ang sinasabi sa iyo ng Panginoon ay plant corn? Diba? Alam niyo mga kapatid, minsan hindi masama na humingi tayo ng tanda sa ating Panginoon. Diba? And sa ating kapanahunan ngayon, humihingi tayo ng mga specific na bagay sa Panginoon, diba? Saan ba ako pwedeng magtrabaho? Sino ba yung aking katadyang? Diba? Ano ba yung mga dapat kong bilhin? Yung mga general decisions sa ating buhay, minsan hinihingi natin yan ng guidance sa ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid, inaalaw ng Diyos na yung ating pagpili, inaalaw ng Diyos na mamili tayo. Pero alam niyo mga kapatid, kung tayo ay fully yielded sa ating Panginoon, sa kanyang salita,
hindi niya kailanman iaalaw o iingatan niya tayong magkaroon ng maling desisyon. At mababasa niya sa Acts chapter 16, i-quote ko na lang, Acts chapter 16, verse 6 and 7, na ang mga sila ay may pupuntahan. At dahil medyo delikado yung lugar na pupuntahan nila, hindi pinahintulutan ng Santong Espiritu na pumunta sila doon. So, inaalaw ng Diyos na makapili tayo, pero kung tayo ay fully yielded sa ating Panginoon, immersed tayo sa Kanyang salita, ang buhay natin ay saturated ng Kanyang salita, iniingatan na tayo at binibigyan niya, iniiwas niya tayo na makapili ng mali. At maaring ngayon mga kapatid sa ating mga buhay nandito tayo sa sangandaan, di ba? Maaring ang ilan sa inyo ay nasa gulang na at nagpaplano na ng paglagay sa tahimik, di ba? Nagpaplano ng magtrabaho, magtaguyod ng pamilya. Maraming bagay tayong pinaplano at ito ay hinihingi natin sa ating Panginoon. Kahit sa pag-aasawa, di ba? Bagamat naalala ko minsan sa mga kabataan, di ba? Pagka at hindi masama, mga kapatid, hindi masama ang humanga sa opposite sex lalo na single, di ba? Walang masama diyan. Minsan iisipin natin na meron tayong nagugustuhan o hinahangaan. Huwag muna dun sa medyo mabigat na ano, hinahangaan lang muna. At hinahangaan natin ang isang, halimbawa, babae. Sabihin natin, Panginoon, hihingi ako sa iyo ng tanda. Sa joint fellowship, pag ang kulay ng suot niya at ng damit, ang damit ko ay magkaparehos, confirm. Di ba, minsan, ang mga kabataan, minsan nakarinig ako ng mga kwentong ganyan. At so, eto na, dumating na yung fellowship. At syempre, para sigurado, magsusot ka ng puti. Kasi ito yung common na kulay. At sa puti, hindi ka magkakamali. At pagdating, nakita mo yung babaeng hinahangaan mo, ang suot niya green. Di ba? Di, parang nadismaya ka. Sabi yun. At dahil mainit, punong-puno ang tao ng fellowship, humugot ngayon ng panyo yung babae. At paghugot ng panyo, nagpunas, kulay puti. Uy! Siya na nga. Minsan, pinipilit pa rin talaga natin, di ba? Pinipilit pa rin natin. At hindi ganun yung paghingi ng tanda. Maaring sa unang panahon, ang Diyos ay nagbibigay. Sabing ganun sa Hebrews, ng unang panahon ay ang Diyos ay nangungusap sa iba't ibang kapamaranan, nagbibigay ng tanda, di ba? Gumagamit ang mga propeta. Pero sa panahon natin, mga kapatid, ngayon, ang revelation ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo, mababasa natin sa Biblia. So ito yung final and full revelation ng Diyos sa atin, ang Panginoong Hesukristo. At ang kalooban ng Diyos, sabi nga ng binasa natin, ang kalooban ng Diyos ay mabuti, katanggap-tanggap, at sakdal. Subalit, alam mo mga kapatid, kahit gaano kaganda ang kalooban ng Diyos, merong kaaway. Habang tayo ay narito sa libutan, merong kaaway na umaagaw ng ating atensyon. Diba? Andyan yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Diba? At pilit tayong pinapaniwala na sinusway tayo para masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. The world doesn't want you to know the will of God. Minsan nga, kahit alam mo na ang kalooban ng Diyos, nahatak pa rin tayo ng sanlibutan. Nais ng sanlibutan na ilayo tayo sa kalooban ng ating Panginoon. At meron ako isang babasahin, mga kapatid, napakaganda ng testimony ng isang doktor. Doktor siya. At siya ay pumanaw na. Pero bago siya pumanaw, napakaganda ng kanyang testimony. So, ang background ng doktor na ito ay nagmula siya sa isang mahirap na pamilya.
At dahil mahirap ang kanyang pamilya, iginapang siya ng kanyang mga magulang sa pag-aaral. At talaga naman nagsikap siya sa pag-aaral at ang kanyang napili na pag-aralan ay ang larangan ng medisina. So, sa medisina, ang pinag-aralan niya ay yung, kung alam niyo yung salitang aesthetic cosmeto, aesthetic medicine, yung patungkol sa pag-retoke, di ba? Yan ngayon yung ano eh, yung pinakasikat ngayon eh, di ba? Yung aesthetic medicine. So, nag-aral siya sa ganung larangan at talaga namang naabot niya yung tagumpay sa kanyang pag-aaral na nagkaroon siya ng maraming pera. At alam niyo ang pera sa aesthetic medicine, mga kapatid, yung pagre-retoke, talaga naman. Yung mga ginagawa nila, Vicky Bello, di ba? Kumikita ng, sabihin natin, limpak-limpak na salapi. Yung magpaparitoke ka lang ng ilong, ng eyelid, di ba? Yung minsan, yung mukha mo nakangiti, kahit umaating ka sa lamay, nakangiti ka pa rin. Di ba? Yan yung sikat na sikat ngayon, mga kapatid. At alam niyo ba, sa South Korea, na-overtake na nila ang Western world pagdating sa field of cosmetic. Kaya nga, ang daming BTS eh. At yung mga Koreano, hindi mo alam, sino ba rito yung lalaki, sino ba rito yung babae. At yun yung aesthetic medicine, mga kapatid, yung pagre-retoke ng muka. So, itong doktor na to, yun yung kanyang field na larangan na kanyang tinahak at yun yung naging trabaho niya. At nakaipon siya ng maraming salapi. At nagkaroon siya ng magarang sasakyan. At madami na siya ngayong pera. At naisip niya na bumili ng malaking lote. Because sobra-sobra na yung pera niya. Bibili siya ng lote para patayuan niya ng bahay. And then sabi niya, i-enjoying ko yung fruit ng aking paghihirap. But suddenly, mga kapatid, na-diagnose siya with stage 4 lung cancer. So binata pa siya, hindi sinabi sa kanyang testimony ko, nakapag-asawa siya. But ang edad niya nung namatay siya is 40 years old. So masasabi natin, nandun siya sa rurok na tagumpay, nandun siya sa talagang, kumbaga sa yung karir niya, di ba? Nandun siya sa pedestal. Umaani siya ng maraming pera, di ba? But suddenly, na-diagnose siya with stage 4 lung cancer. Siya yung tao na sa dulo ng kanyang buhay, na-realize niya na ang ino-offer ng sanlibutan ay isang ilusyon, isang mirage. At ito yung ino-offer ng sanlibutan na pag sinabing mirage, mga kapatid, yung akala mo totoo, pero pag nilapitan mo, hindi pala. So ito yung ino-offer ng sanlibutan. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, sa mga bagay na nakikita natin, di ba, sa media, social media, yung mga inaalok ng sanlibutan. Sapagkat yan ay isang bitag ng kaaway para ilayo tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So, narito yung kanyang testimony, mga kapatid. Babasahin ko. Translate nyo na lang sa Tagalog. Sabi niya, I'm a typical product of today's society. From young, I've always been under the influence and impression that to be happy is to be successful. And to be successful is to be wealthy. So I led my life according to this motto. So iniisip niya, sabi niya, para maging masaya, di ba? Kailangan matagumpay ka. Para maging matagumpay ka, dapat marangya ka, dapat mayaman ka. So ito yung naging motto niya sa kanyang buhay. Coming from a poor average family back in those days, kasi nga, nanggaling siya sa pamilyang mahirap, kaya siguro hindi rin tayo magtataka kung bakit talaga siya nagsikap. I was highly competitive, whether in sports, studies, leadership. I wanted it all. I've been there, done that. But at the end of the day, it's still about money. And that was I did. So yung kanyang field of medicine, dinescribe niya rito, sabi niya, that's what I did. Liposuction, breast augmentation, eyelid surgeries, you name it. We do it. It was very good money. My clinic, when we started off, waiting time was about 1 week. Then it became 1 month, 2 months, 3 months. So, nung nagsimula raw siya mag-establish ng clinic,
Naghihintay yung mga tao magpaparitoke isang linggo. At dahil dumadami na yung mga nais magpagawa, magpaayos, umabot ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. So dito nyo makikita na talagang dinadagsa ng tao yung clinic. At pag maraming tao, maraming parokyano, natural, maraming pera. There was so much demand that people would literally line up for their turn to have aesthetic work done on them. So things were doing well. Sabi niya, I'm there. My time has arrived. Sabi niya, okay, I have so much spare cash. It's time to get my first Ferrari. Yun na sabi niya, my first Ferrari. Meaning na meron pa sigurong second, di ba? There comes my first Ferrari. I was looking for land to share with some of my friends. Let's buy some lands and build houses, sabi niya. I was at my prime, getting ready to enjoy. And of course, eto na, disaster struck when he was diagnosed with miliary stage 4 lung cancer. Cancer was spreading all over the lungs on the CT scan. And then, this is his reflection. Itong bagay na ito, mga kapatid, is in-address niya sa mga estudyante. Diba? So, before pa siya, na bago siya mamatay, siguro may taning na yung buhay niya. At na-address niya ito, senior niya yung kanyang karanasan. Sabi niya, and this is his reflection. Sabi niya, I thought true joy is about pursuing wealth. But it's not. Why? In my deathbed, I found no joy. Whatsoever, in whatever objects I had, my Ferrari, the land I was thinking to buy, having a successful business career, sabi niya, it brought me zero comfort. Zero joy. Nothing at all. Sabi niya, do you think I can hold on to this piece of metal and it's going to give me true joy? And I found no joy at all on my deathbed, thinking of all these things. So nasa banig siya ng karamdaman, may taning na yung kanyang buhay. At inassess niya yung mga bagay na nakuha niya, nakamtan niya, yung sasakyan, yung salapi. Di ba lahat ng mga material, nasa deathbed na siya, kinumpara niya, hindi ito nakapagbigay sa kanya ng kagalakan. Sabi niya, kahit na makita ko yung Ferrari, hawakan ko to sa panahon na malapit na ako mamatay, hindi ko natagpuan ng tunay na kagalakan. Sabi niya, when I face death, when I had to, sapagkat may taning na nga yung kanyang buhay, I strip myself of all stuff, totally, and I focus only on what is essential. The irony is that a lot of times, sabi niya ganon, only when we learn how to die, then we learn how to live. Sabi niya sa mga estudyante, don't let society tell you how to live. Don't let the media tell you what are you supposed to do. Because that's what happened to me. Huwag niyong hayaang ang mga media o ang lipunan na to ang magturo sa inyo para mabuhay. Sapagkat ganun yung nangyari sa kanya. And I led this life thinking all these things are going to bring me happiness, yung mga material na bagay. Sabi niya, no. True joy comes from knowing God. So ito yung reflection niya, sabi niya, true joy comes from knowing God. Not knowing about God. Knowing God. Kasi iba mga kapatid yung knowing about God than knowing God. Knowing God means personally, di ba? You know God personally. Meron kang personal na relasyon sa ating Panginoon. Knowing about God is yung magkakaroon ka lang ng impormasyon. Maraming mga tao ang they know about God. Diba? Marami silang alam patungkol sa Diyos. Sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos, sa Biblia. But personally, they do not know God. Wala silang personal na relasyon sa Diyos. Sabi niya ganun, the important thing is knowing God. Getting a relationship with God, that's the most important thing. And that's what I've learned. Sabi niya ganun, yun daw ang bagay na kanyang natutunan. So,
ang mundong ito, mga kapatid, ang sanlibutan na ito, nagki-create siya ng illusion sa atin. Na kung hindi tayo magiging mapagbantay, di ba, mahatak tayo ng sanlibutan. The world is creating a mirage, di ba? Akala mo totoo, pero hindi naman. Ito yung illusion na dadayain kanya. So, 1 John 2:17. Sabi nga ng 1 John 2:17. Okay. And the world is passing away, and the last of it, but he who does the will of God abides forever. So yung mga bagay sa sanlibutan, yung mga material na bagay niyan, lilipas yan, mga kapatid. Pero yung gumaganap sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Diba? And it's the will of God that really, really matters. At kagaya ng binasa natin kanina sa Romans 12, chapter 12, verse 2, diba? To know God's will is to have the mind of Christ. Kailangan nating magkaroon ng kaisipan ng ating Panginoon. At having the mind of Christ, di ba? Paano ba masasabi natin na nasa atin ang kaisipan o ang pag-iisip ng Panginoong Hesukristo? Ito, mga kapatid, yung ang isip mo is so shaped, parang nahulma siya, na impluwensyahan siya ng salita ng Diyos, na magkakaroon ka ng discernment kung ano yung sinasabi ng Diyos sa particular na bagay. Pag ang isip mo ay nahulma na kagaya ng pag-iisip ng ating Panginoon, kahit sa mga ordinaryong bagay, mga kapatid, magkakaroon ka ng discernment. Diba? Hindi mo na kailangang sabihin ganun, ano ba yung isusuot ko? Ano ba yung kakainin ko? Pupunta ba ako sa ganito? Pag nasa atin ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, automatic, mga kapatid, hindi niya tayo bibigyan ng maling pagpili. Ibibigay niya sa atin yung kanyang salita, kung ano yung nararapat. Diba? Hindi mo na kailangan tanungin, ano ba ang isusot ko? Eh, sabi ng Biblia, na-reveal na sa'yo na magsuot ka ng maayos. Diba? So, we will be able to discern what God is saying in a particular situation. You will think the way Christ will think. Kagaya nga, before, mga kapatid, ang Diyos ay nangungusap, kagaya ng binigay kong example kanina, yung magsasaka, humihingi siya ng tanda. Diba? At ang Diyos, sa mga unang panahon, ay nagbibigay naman talaga ng tanda. Kung mababasa niyo yung account ni Gideon, diba? Si Gideon, yung kanyang account, sa chapter 6, I think chapter 6, verse 37, 'di ba, humingi siya ng tanda sa Panginoon. Kung sabi niya, kung talagang ako sinugo mo, kung talagang ibibigay mo ang kaaway o mga Midianites sa aking mga kamay, sa aming mga kamay, hingi ako sa iyo ng tanda. 'Di ba, naglagay siya ng lana. Sabihin na natin, para madali nating maintindihan, sabihin na lang natin, kapirasong tela o basahan. Nilagay niya sa lupa. At sabi niya, pag ang basahan na to ay basa at yung lupa tuyong-tuyo, tunay na ibinigay mo nga ang kaaway sa aking mga kamay. So kinaumagahan, tinignan ni Gideon, at nakita niya tuyong-tuyo yung lupa, at yung basahan, yung kapirasong tela, is basang-basa, pinigaan niya pa nga eh. At medyo may doubt pa rin si Gideon, sabi niya, pwede pa, request, wag kang magagalit, sabi ni Gideon eh. Isa pa, baliktad naman, yung gawin mong yung basahan, tuyo, pero yung buong lupa, basa. Dahil ang Panginoon ay mabiyaya, ginawa niya. So, pagtingin ni Gideon, kinaumagahan, ganon. Basang-basa yung lupa, pero yung basahan, tuyong-tuyo. Pero marami pa rin tanda na hiningi si Gideon, di ba? At sabi nga, nung mga unang panahon, ang Diyos ay nangungusap, di ba? Basahin natin sa Hebrews chapter 1 at 12, I think. Ay, Hebrews chapter 1. Sorry. Hebrews chapter 1, verse 1. Sabing ganon, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, Tagalogin ko na lang, at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. At sabing ganon sa verse 2,
ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So sa panahon natin ngayon, bagamat wala na mga propeta, ang nangungusap na ay ang ating Panginoong Hesukristo sa banal na kasulatan. So na dito natin makikita ang pangungusap ng ating Diyos, di ba? Kaya mga kapatid, hindi yung mga tanda is maaring nagbibigay ng tanda ang Panginoon, pero ang reliable talaga na kalooban ng Diyos ay makikita natin sa banal na kasulatan. Sapagkat maaring kung minsan mananaginip ka, bigyan mo ako ng tanda, Panginoon. Minsan kasi meron tayong notion na ano eh. Yung Lord, tell me, di ba? Sabi nga nun, tell me ko. Parang inuutosan ba natin yung Panginoon na sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Pero meron na tayong preconceived notion na pag siya nakita ko na nakaganito, confirm. Diba? Pag itong tao na to nakausap ko, deal. Diba? Parang yun yung tanda na hinihingi natin sa Panginoon na meron na tayong, para bagang kailangan na lang mag-fit in yung salita ng Diyos sa atin. Eh, diba? Para mangyari yung ano. Pero hindi ganun, mga kapatid. Hindi ganun ang ibinibigay ng Diyos. Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, that's how God leads you in your life. Diba? Nangungusap siya sa iba't ibang panahon. Pero sa ngayon, nangungusap siya, sabihin na natin sa banal na kasulatan. Diba? At ang ating Panginoong Hesukristo, makikita natin siya. Jesus Christ is known through the Scriptures. At para malaman natin ang kalooban ng ating Panginoon, unang-una, kagaya ng binasa natin sa Romans, yung unang talata natin sa Romans, chapter 12, verse 2, kailangan natin, mga kapatid, ay mag-iba. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kailangan mabago yung ating pag-iisip. From old to new, di ba? Mabago, ma-renewed. Mabago yung pangunawa. At we need the renewed mind to understand and embrace what God commands in the Scripture. Sapagkat kung wala sa atin ang kaisipan ng ating Panginoon, hindi natin maunawaan ang sinasabi ng Bible. Maraming mga tao ang nagsabi natin, nag-interpret ng Bible. Pero dahil wala sa kanila ang kaisipan ng ating Panginoon, minsan distorted, di ba? Yung mensahe, distorted, at iba. Kaya kailangan natin ang kaisipan ng ating Panginoon para maunawaan natin ang mga sinasabi at iniutos ng banal na kasulatan. Kung wala sa atin ang kaisipan na yan ng ating Panginoon, madidistort lang natin at matutwist ang Scripture. At alam niyo, mga kapatid, ang kaisipan ng Panginoon ay yung kagaya nga na sinabi ko kanina, nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, ipinagkaloob niya ang Santong Espiritu sa atin. At Santong Espiritu ang nagtuturo sa atin. Kailangan nating maging spirit-filled. Pag sinabing spirit-filled, mga kapatid, yung tayo ay kinokontrol ng Santong Espiritu. Hindi na yung ating sarili, di ba? Kaya pag kinokontrol tayo ng Santong Espiritu, kung ano yung nababasa natin sa banal na kasulatan, ito yung ating ginagawa. Ito yung ating ginagawa. Marami sa atin ngayon, mga kapatid, hinahanap nila ang kalooban ng Diyos, kagaya nga na sinabi ko, sinasabi nila sa sarili nila, tell me, di ba? Anong eskwela ng papasukan ko? Tell me what job to do? What job will I take? Tell me what am I supposed to do? Ito yung, kagaya nga na sinabi ko, mga kapatid, pag sinabing tell me, iba yung salitang tell me, parang humihingi ka lang ng impormasyon eh. Humihingi ka lang ng impormasyon. Instead of saying tell me, sabihin natin, teach me. Diba? Mababasa natin yan sa Psalm 143. Psalm 143, verse 10. Sabing ganon, teach me. Diba? Hindi naman sinabing tell me. Teach me to do your will. Sapagkat malaki yung pagkakaiba ng tell me and teach me. Tell me is information. Teach me is tuturo niya sa iyo yung how, yung why, para magkaroon ka ng transformation sa iyong sarili. Teach me to do your will, for you are my God. So your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. So tell me, you're just getting
information, di ba? Feeding. Pinifeed ka lang ng information. Samantalang pagka sinabi mong, teach me, Lord. At tuturuan ka ng Panginoon, ipapaliwanag niya sa inyo kung sa iyo, kung paano, kung bakit. Kaya napakahalaga na mabago ang ating pag-iisip. Mahubog ang ating pag-iisip na kagaya ng kaisipan o isip ng ating Panginoong Heso Kristo. At alam niyo mga kapatid, merong mga bagay na inihayag ang Diyos sa banal na kasulatan. Di ba? At meron din mga bagay na para sa Diyos lang. Di ba? Deuteronomy 29:29, basahin natin. Sabing ganon, the secret things belong to the Lord our God. So yung secret, hayaan na natin sa Kanya. Ang mahalaga yung mga bagay na natanggap natin sa salita ng Panginoon, yung revealed word na natanggap natin, yan ang ating embrace, yan ang ating paniwalaan, yan ang ating panghawakan, yan ang ating gawin. Yung mga secret things, hayaan na natin sa Panginoon. Pagkat darating ang time, di ba? May mga time na hindi talaga inihayag ng Diyos. May mga bagay siyang hindi inihayag. Pero yung mga bagay na inihayag niya sa ating kapanahonan, sapat na yan mga kapatid. Para maging matagumpay ang ating buhay, Kristiyano, bilang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Instead of obsessing over the secret things of God, mga kapatid, na which is hindi naman natin alam, diba? Sino ba ang nakakaalam sa atin kung bukas tataas ba ang stocks? Bababa ba? Bubulusok ba? Tataas ba? Uulan ba bukas? Babagyo ba? Wala naman talaga nakakaalam sa atin yan, mga kapatid. Hayaan natin ang bukas ay mga problema sa kanyang sarili. Ang mahalaga yung ngayon. Diba? Ang mahalaga yung ngayon. Focus on the revealed will of God. Yung mga bagay na nalaman na natin, yung mga bagay na sinalita na ng banal na kasulatan, yan yung ating paglaanan ng pansin. Instead na magguluhan tayo, ma-stress tayo, mag-worry tayo, mabahala tayo sa araw ng bukas, diba? Hindi naman natin talaga malalaman. Focus on what you have to do today. Philippians 4, sabing ganun, Philippians 4, at magandang sabing ganun sa Philippians 4, verse 6 and 7, sabing ganun. Sa Tagalog, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Huwag daw tayong mag-alala, mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay, di ba? Huwag tayong mabalisa sa mga bagay na hindi pa nangyayari, yung mga bagay na iniisip natin in the future. Kundi sa lahat ng mga bagay, halimbawa sa panahon natin ngayon, merong nag-come up na problema. Sabi nga nun, idulog natin ng panalangin ng may kasamang pasasalamat, di ba? Kung ano yung bagay na dumating sa ating inaharap, yun ang paglaanan natin ng pansin. Kung may problemang dapat i-address, ipanalangin natin sa Panginoon. Diba? Huwag yung mga bagay na hindi pa dumarating. Sapagkat may stress lang tayo. Either na maaring yung bagay na yun, hindi mangyari. Diba? In-stress mo lang yung sarili mo, kakaisip, hindi naman pala nangyari. Ngayon, kung halimbawa nangyari naman, doble stress ang hinabot mo. Nangyari, na-stress ka, and then pagdating dito, stress ka na naman. So, huwag nating isipin yung mga bagay na hindi pa nangyari, kundi mag-focus tayo today at sa ating panahon, mga kapatid, sa ating kinalalagyan ngayon para higit tayong mapalapit sa ating Panginoon, no? Maganap natin ang kalooban ng ating Panginoon. Tunay, may mga bagay pa tayong nagagawa, mga kasalanan, diba? Na paulit-ulit nating nagagawa. I-deal natin yung mga kasalanan na yan sa ating mga buhay para makagawa ng lubusan ng Diyos sa ating buhay. Lumago tayo sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng fellowship, bagamat ngayon, ganito lang ang fellowship natin. Pero masasabi pa rin natin na nagkikita-kita tayo, kahit man lang sa Zoom, diba? Nagkakaroon tayo ng fellowship. Ito yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos ngayon na pwede natin gawin. Instead na mag-isip tayo ng mga bagay na future na ma-stress lang tayo. So ngayon, ayusin natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Lumago tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magkaroon tayo ng fellowship sa mga kapatiran. Napakaraming bagay. Be active in the ministry. Napakaraming bagay. Maglingkod sa kapwa. Yan yung mga bagay na hayag na sa banal na kasulatan na nais ng Diyos na magawa natin ngayon.
These are the things we can do today. At alam niyo mga kapatid, habang sinusunod natin ang mga bagay na yan, in the process of obeying God, i-reveal sa atin ng Diyos yung second step, third step, fourth step. So, one step at a time. Sundin mo yung first step, and then, pag nalugod ang Diyos sa'yo, i-reveal niya yung second step sa'yo. So, mag-concentrate tayo sa mga bagay na kaya natin gawin sa ngayon. The best guarantee that God will lead you tomorrow is that you obey Him today. Diba? Sundin mo ang Diyos ngayon at meron kang garantiya. Bukas, ililid ka ng ating Panginoon. Yung araw ng bukas, hayaan mo. Sa ibigay mo yan sa Diyos, ibigay mo yan sa Panginoon. Because we don't know the future, but God knows the future. Diba? Psalm 37 verse 23, napakangandang verse. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. So pag ang iyong lakad ay matuwid sa Panginoon, diba? Siya yung nagbibigay ng ano eh, nagbibigay sa iyo ng daan. Di ba? May nilalaan siya sa iyong daan pag sumusunod ka sa kanyang kalooban. The steps of a good man are ordered by the Lord. Ngayon, maaring sa atin, kagaya niyan, meron mga teenager, meron mga young adult, meron mga adult. At as a teenager, iniisip mo, ano ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Maaring ang edad mo is 13, 14, di ba? Nasa poder ka pa ng magulang mo. Iniisip mo, ano ba yung kalooban sa akin ng Panginoon? Well, ang kalooban sa iyo ng Diyos ay yung nahayag sa kanyang salita. At ano sabi ng salita ng Diyos? Children, obey your parents. Obey yung kalooban ng Diyos sa mga bata. God is going to lead you through your parents. Children, honor your parents. Value, pahalagahan nyo yung mga bagay na sinasabi ng inyong mga magulang sapagkat ililid kayo ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mga magulang. O minsan naman, maari naghahanap ka ng trabaho, lalo na ngayon. Totoo mga kapatid, maraming panahon na ang nagdaan dahil sa pandemic, talaga naman naapektuhan ang bawat isa. Yung ating financial, yung ating trabaho, ba? Naghahanap, merong nawala ng trabaho, merong humina ang kita, di ba? Naghahanap ka ng pandagdag o kaya naghahanap ka ng trabaho instead of worrying about the future, di ba? Focus. Yung ngayon. Ngayon, may trabaho ka kahit sabihin nagkaroon ng pandemic o sabihin humina ang negosyo, pero may trabaho ka pa rin, pasalamatan mo ang Panginoon. At just focus on the now. Di ba? Magtrabaho kang maigi, magpasakop ka sa yung mga superior, maging mabiyaya ka sa mga kasama mo sa trabaho, at mag-focus ka na naglilingkod, sabi ng Biblia na naglilingkod ka na parang ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos. Hindi yung nagtatrabaho ka lang dahil nakikita ka ng supervisor mo. Kahit hindi ka nakikita ng supervisor mo, nakikita ka ng Diyos. At pag nagtatrabaho ka na ikaw ay tapat, masipag, with integrity, diligently, nakikita ng Diyos ang pagpapagal mo, God will lead you in the next step. Ano malay mo, di ba? Dahil sa pinapakita mong ganon, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos ngayon, maaaring magkaroon ka ng extra income, magkaroon ka ng dagdag na customer, magkaroon ka ng panibagong kliyente. We never know kung anong pwedeng gawin ng Diyos kung tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Ang mahalaga mga kapatid is focus on today. Diba? Huwag nating isipin yung bukas. At ang pinakamahalaga mga kapatid sa kalooban ng Diyos, yung unang-una yung relasyon natin sa ating Panginoon. Yung pagiging intimate natin sa ating Panginoon. Yung pag-fellowship natin sa ating Panginoon. At lagi tayong ini-encourage na wag lamang tayong makontento sa mga yung mga naririnig natin. Hindi ko naman sinasabing baliwalain natin, pero wag lamang tayong umasa sa nakinig tayo ng mga pangangaral. Make time mga kapatid na mag-aral kayo sa sarili ninyo,
i-soak nyo yung sarili, i-saturate nyo yung isip nyo sa salita ng ating Panginoon, makipagniig kayo sa ating Diyos. Sapagkat may mga bagay na ipapahayag sa iyo ang Diyos na hindi mo makikita o matatanggap habang nangangaral, di ba? Sometimes mangyayari yan habang nangangaral, may matatanggap ka sa ating Panginoon, pero once na nag-iisa ka na, nananalangin ka, at dinidevote mo yung sarili mo sa pagbabasa ng salita, at humihingi ka ng wisdom sa Panginoon na higit mong maunawain salita, na nararanasan nyo ba mga kapatid na nadadagdagan yung inyong sabihin natin kaalaman, yung inyong mga natatanggap sa ating Panginoon. May mga bagay na idinadagdag ang Panginoon sa na hindi nyo makukuha sa mga pangangaral, na kung kayo ay makikipagniig sa ating Panginoon, magkaroon kayo ng intimate relation sa ating Diyos. May mga bagay na idadagdag ang Diyos sa inyong buhay, sa inyong puso. At matatransform kayo ang ating mga isip. Kaya nga mga kapatid, sa pang-araw-araw, diba? Pag ang ating isip ay talaga na-saturate ng salita ng ating Panginoon, kagaya nga ng sinabi ko kanina, sa bawat sitwasyon, ililid ka ng Panginoon sa tamang desisyon. Hindi kanya dadalhin na sa na makakapili ka na magkakamali ka. At ito yung dinidesire ng ating Panginoon na lumapit tayo sa kanya, di ba? Draw near to God and he will draw near to you. Di ba? Sabi ng Biblia, draw near to God and he will draw near to you. Para bagang sinasabi ng Panginoon, you want to know my will? Draw near to me and I will reveal to you one step at a time. At meron akong isang nabasa, I think, hindi ko lang sigurado mga kapatid kung awit ito o tula, pero napakaganda ng lyrics niya o yung wording. Sabi ganon, all the way my Savior leads me, every step of my life he guides me, he leads me. So at the end of life, I look back and says, truly all the way, my Savior leads me. So when you have the mind of Christ, it leads you to live a life of active obedience. Pag nasa atin ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, lagi tayong magiging masunurin. No? Sabi natin, lagi tayong amen sa kanyang salita. Totoo mga kapatid, may mga bagay pa tayong hindi maunawaan at merong tamang kapanahunan para ipaunawa yan sa atin ng ating Panginoon. Maaring sa ating pag-iisa, sa ating pakikipagnig sa ating Panginoon, doon yung mga bagay na inihahayag niya, yung mga bagay na hindi mo pa naunawaan. So one step at a time. The steps of a good man are ordered by the Lord. The better we get to know a person, naniniwala kayo mga kapatid, di ba? Sa bawat relasyon, habang nakikilala mo, yung halimbawa, yung kaibigan mo, yung asawa mo, habang nakikilala mo siya ng lubusan, di ba? Nagiging familiar ka sa mga nasa niya, yung mga gusto niya, di ba? Nagiging familiar ka. At ganun din ang ating Panginoon. Habang tayo ay lumalakad, nakasama ng ating Panginoon, nagiging acquainted tayo, nagiging familiar tayo sa mga nasa o yung mga dinidesign ng Diyos sa ating mga buhay. At ang isang magandang illustration mga kapatid, yung isang bata na naglalaro siya ng bola and then kakatalbog-talbog niya ng bola, pumunta rin sa may kalsada na kung saan maraming sasakyan na dumadaan. Pero ang ginawa ng bata, hindi niya tinakbo yung bola. Sapagkat alam niya, sabi niya, my dad wouldn't want me to do that. Hindi ako papayagan ng ama ko na habulin ko yung bola. Diba? Sapagkat alam niya mapapahamak siya. At alam niya ang kalooban ng kanyang tatay. Diba? At yun din ang totoo sa relasyon natin sa ating Panginoon. As we walk with the Lord, habang tayo ay sumusunod sa kanyang mga salita, nagre-rely tayo
sa paggawa ng Santong Espiritu sa ating mga buhay, binibigyan tayo ng kaisipan ng ating Panginoon na we are given the mind of Christ. At sa panahon na yan, mga kapatid, nakakatulong ang kanyang kalooban na yung guidance niya sa buhay natin sa pang-araw-araw is available, mga kapatid. Available ang guidance ng Panginoon sa araw-araw. Sabi ng isang pastor, merong hagdanan, merong staircase, di ba? Ilang baitang yan. Sabi niya, hindi mo kailangang makita yung buong staircase. Diba? Hayaan mo, ang nakakakita niyan, yung Diyos eh. Sabi niya, you don't have to see the whole staircase. God sees it, sabi niya. Ang kailangan mo lang, humakbang sa isang baitang. And then, pag nakahakbang ka, sunod na baitang. Diba? Hindi, one step at a time. Yun ang sinasabi na mabuhay tayo sa kasalukuyan eh, di ba? Kung ano yung bagay na nasa harap natin, yan ang gawin natin. Yung mga bagay na inihayag na ng Diyos na kanyang salita sa atin, yun ang gawin natin. At magagawa natin yan if we are being transformed at ang ating kaisipan ay naiba. Sapagkat kung hindi magkakaroon ng renewing of the mind, hindi natin magagawa yung mga bagay na yan. So napakahalaga, mga kapatid, live a life of fellowship with God. Sapagkat ang nais ng Diyos, hindi lang siya magbigay ng impormasyon sa atin sa pagitan ng kanyang salita, kundi nais niya na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng transformation. So nagsimula ako sa Romans 12, chapter 12, verse 2, and I will end sa Romans 12, chapter 2 ulit. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Magbago kayo ng pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, pagpalain kayo ng Diyos sa gabing ito at inaya ko tumayo ang bawat isa. At nice kong umawit ng samahan niyo ako sa isang awit. Bago yan, mga kapatid, bago tayo umawit, nais kong manalangin, pasalamatan ng Diyos.